Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw pong ito, ang aking gagawin ay ang aking rear top stoplight. So, napansin ko yung aking ilaw kulang ng isa. So, tinesting ko siya. Pakita ko sa inyo. Undido na yung isa. So, ang gagawin ko ngayon dito, papalitan ko siya ng ilaw. Pero ang papalit ko ngayon sa kanya ay LED na. Para lahat ng ilaw ko ay LED. Parang kagaya nito, LED na rin siya. Ayan. So ito, papalitan ko na ito ng LED. Na kulay red. So tanggalin po muna natin. So para po siya makuha yung bumbilya dun sa loob, tatanggalin po natin ito. So ito yan, yung tatlo. So ito yung pundido. Palamigin muna natin, mainit kasi ito eh. Mapaso kayo pagka kinuha nyo kagad. Init pa. Tanggalin ko muna. So ito po siya. Ito talagang putol na. Ayun, nakita nyo. Putol na yung pinaka connector niya. Pundido na talaga siya. So ito ay Japan. So ang size po pala nito ay 921. Kung makikita nyo, papakita ko sa inyo. Ayan po, 921. No? So, ito ay 12 volts, 16 watts, ayan, W16W, Japan siya. Okay. So, ayan, 16 watts. Ayan, natin yan, 16 watts. So, ang katapat po nito sa LED is either T15 o kaya T16. Basta po may makita kayo yung W, ang pagbasihan nyo po yung 921 W16W. Okay. So ito po yung ipapalit ko. Kulay red po ito. Pakita ko rin sa inyo pag nakakabit na siya. So ito po yung nilagay ko na LED. So testingin muna natin bago ko isara. Okay. Wait lang ah. So yan po siya. So mas nakakadagdag siya ng liwanag. Kasi kulay pula rin siya. Tapos LED pa. So hindi masyado mainit to. Kagad, papansin nyo po yung dito natin, yung mga pagka yung regular bulb, madaling mag-burn, madaling masunog dahil sobrang init po kasi nung normal na bulb. So itong ganito, hindi masyado po siya nag-iimit ng init. So balik po natin. Hindi lang po ah. So balik ko na po. Na-lock nyo lang, lock. Was. Lock. Hindi lang maayos. Ano kagaya nito? Tapos to. Okay, lock. So next natin, babalik na natin itong cover. Okay. Mandali lang, balik ko lang. So ayan po, ganun lang po kadali magpalit ng ilaw or bumbilya para sa inyong rear top stoplight. So kung meron kayong
bumbilya na hindi niya na hindi na gumagana, it's better na pupaltan para po sa safety rin natin. Minsan di kasi natin napapansin, bulag yung ating mga stoplight eh. Merong isa lang, minsan dalawa sa baba di gumagana, sa taas lang gumagana, tapos yung isa, isa lang yung ilaw. So kaka alarma po yun sa atin o kaya sa mga sumusunod sa atin, para kaya mas magandang lagi natin titingnan yung ating mga signal lights, brake light, para po sa atin rin kapakanan. Okay, so maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at pag subscribe sa aking channel. Sana, so hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe po para updated po kayo sa aking mga bagong DIYs. Maraming salamat.